What's up mga ka-YouTube? Andito naman si Wandy Lasag. At sa video na to, sasagot tayo sa mga tanong na ating mga kapa-technician. Ito na kalipas na buwan, nasagot ko man yung mga mensahe ninyo, kaya lang problema kasi sa ganon. Hindi ako pwedeng paulit-ulit na mag-send sa inyo ng message kasi iniiwasan ko rin na kumbaga ako'y ma-spam sa inyong channel. Ayan, kaya mas maganda siguro gawa na lang ako ng video patungkol sa inyong mga tanong. Unahin natin yung tanong ni R2Me Channel. Ang sabi niya, yung welding machine niya, lumalabas na lang daw doon sa dalawang wire niya, yung rod at saka sa ground ay 32 volt na lang. Bali sa 60 volt na lumalabas sa welding machine natin, yung standard na lumalabas sa 32 volt na lang. Bali kalahati na lang. Sa tingin ko ang sira dun sa machine ni R2Me Channel ay kung hindi ka pa bumili na panibagong welding machine, pwede mo pantingnan or kalikutin yung dati mong welding machine. Mas maganda pag-practicean mo na siya kasi meron ka ng bagong just in case. Karamihan kasi sira ng ganun, mga power MOSFET kasi. Baka yung isang power MOSFET niya, kasi kung minsan, dalawa lang yung power MOSFET. Lalo na yung local na welding machine, dalawa lang yung MOSFET niya. Malamang sira yung isa na MOSFET niya. Hindi naman shorted yung isa, nag-open lang siya. Hindi gumagana. Yung isa lang gumagana. Kaya kalahati na lang yung lumalabas. Apat kasing pag apat kasing MOSFET niya, apat din yung distribution na nag-signal para sa kanya. Ito kasi yung distribution na transformer. Ito siya. Ito yung distribution transformer na pinapagana ng apat na MOSFET, kaya lang wala yung isa kasi kinuha ko na. Ginagamit ko lang ito pinandedemo. Yan. Yung pinagagana kasi nito, itong transformer na ito. Distribution to transformer. Papunta dun sa apat na MOSFET. Kalimitan kasi yung local welding machine, dalawa lang yung power MOSFET niya. Pero kasi ito apat. Yung mga local, yung nakaraan na dinemo ko or inayos ko, dalawa lang yung power MOSFET niya. Local yun. Ito yung distribution transformer niya. Yung isang signal, gagawin niyang apat na signal. Sa local naman, isang signal, gagawin niyang dalawang signal. Malamang, siguro yung sira niyong sayo. Oops. Yung sira na sayo ay itong mga... Dali, ayos natin itong Ito Brad, malamang yung sira na ng machine mo. May sira doon sa mga malilit na resistor. Gaya nito, sunog yung dalawa. Ngayon, pagpapalitan natin yung apat na MOSFET niya, at palagi masisira yung isa. Pero hindi siya ang masisira, idadamay niya yung iba. Kasi nga, mapipila yung isa, isoshort niya yung kuryente, madadamay yung iba. Pagkasira na yung iba, madadamay na rin yung iba. Ngayon, ang nangyari siguro dun sa welding machine mo, either nasira yun at hindi siya nag-short. Naka-open lang siya, kaya hindi sumasabog yung welding machine mo. Kundi kalahati lang yung lumalabas. Yung isa lang gumagana. Hindi rin natin mahintay mag-overheat siya kasi nga meron siyang blower sa likod. Ito may blower siya. Oh. Ayan, malamang yung isa lang. I-check mo yung mga resistor maliliit, yung mga diode, baka may shorted, ganun. I-check mo yung mga yan. Ayan. O kung minsan, nandito naman sa yung malilit na transistor. Yung sinasabi ko, driver transistor niya. Yan, ito mga to. Baka may sira dito na isa. Iisa lang na rin yung pulse niya. Imbis na dalawa yung pulse niya, iisa na lang. Ayan. Yung isang tanong naman ay isang kaibigan natin na si Ronald Salonga. Salamat sa panonood mo sa ating video, kaibigan. Kung anong brand ako maganda, marirecommend ako. Para sa akin kasi, kung gagastos ka na, piliin mo na yung medyo may presyo. Kasi yung may presyo talaga nakataya doon yung kalidad ng kanyang machine, kumbaga. At least sigurado ka na doon. Huwag kang bibili ng mura tapos expectin mo maganda. Para sa akin kasi, ang marirecommend ako ng mga murang welding machine at medyo maganda rin yung performance niya. Si Dayden, si Powerhouse, si Yamaha at saka si Yamato. Si Yamato kasi meron siyang solid state na welding machine at saka electronic type. Mamili na lang kayo doon.
At naman isang tanong na isang kaibigan natin na si Toxy. Sabi niya, hindi na daw gumagana. All the way talagang wala na, hindi na gumagana. Karamihan kasi na ganun na welding machine. Lalo kung mayroon siyang relay, karamihan doon yung 10% power supply niya. Yung 10% power supply niya kasi, iyon ang magpapagana sa kanyang relay. Na siya namang mag-feed ng kuryente papunta sa diode niya, papunta doon sa mga MOSFET niya. At magpapaandar din sa kanyang driver unit or sa kanyang oscillator at sa kanyang blower. Malaking trabaho ni 10%, maliit lang na power supply ito ng welding machine natin, pero sa kanya nakasalalay lahat. Pag hindi siya umandar, lahat hindi aandar. Ito siya mga boss, yan oh. Ito. Ang papansin niyo palagi, yung maliit na power supply niya, yung 10%, papansin niyo palagi doon, meron siyang capacitor na medyo malalaki, 1000 microfarad to 35 volt. Yan, dalawa. Kuminsan isa, kuminsan dalawa. Yung mga makaluma, dalawa. Pero yung mga makabago ngayon, maliit na, iisa lang. Meron siyang 7805. Yan. Yan yung 10% power supply. Paano mo siya matetrace sa kabila? Ito siya. Matetrace mo sa kabila. Dali. Tetrace mo sa kabila, yan o. Ito yung main na capacitor. Tatlo yung main capacitor niya nung malalaki. Ganito yung capacitor niya. Pasensya na sa ingay kasi marami tayong alaga. Yan yung capacitor niya. Wala siyang rated voltage. Kaya lang, ito kasi mga 400 volt eh. 400, 70 microfarad yata yan. Ayan, balik tayo yung saan natin makikita yung kanyang power supply na 10%. Ito yung main na power supply, yung 100% power supply niya. Yung rectifier diode niya. Flat or vertical type na diode. Papunta doon. Susundan lang natin yung linya. Yan, papunta dito sa dito. Yung tapat nung transformer na maliit. Yan, nakatapat siya doon. Papunta siya pala. Ayan. Ibig sabihin, nandito yung kanyang 10% power supply. Yung isa kanina, hindi. Yung maliit na yun. Kundi distribution siya ng signal na nanggagaling dito sa driver unit. Ito yung kanya, 10%. Ayan. Andun yung kanyang rectifier diode, yung kanyang output, papunta dito sa system. Ngayon, kung ito ang sira, hindi gumagana, ibig sabihin may problema yung kanyang transistor or MOSFET na maliit. Yan, kung minsan fuse resistor ang putol. Ayan. Kung hindi siya gumagana, eto palitan nyo, just in case. Tsaka, kung minsan naman hindi dito ang problema, kaya lang hindi siya umandar, ibig sabihin may shorted dito, may sira, may sirang IC dito, yun ang hanapin nyo. Ang technique kasi sa paghanap ng problema ng welding machine at hindi siya umaandar, try nyo lang. Putulin nyo yan, ikat nyo yan na ganon, ikat nyo rin yan para hindi siya gumana, just in case. Para diretso lang dito sa maliit na power supply. Magbawas din kayo ng capacitor kung maaari. Tanggalin nyo yung malalaking capacitor, palitan nyo yung maliit na capacitor. 400 volt, tapos kahit yung ordinary lang maliliit, basta 400 volt, papunta dito. Tapos i-troubleshoot nyo na ito. Ang technique doon, para mahanapan mo yung sira or yung shorted, try mo magtanggal ng mga IC na maliliit. Pag natanggal yung shorted niya, ibig sabihin, yun ang problema. Palitan mo lang kung ano yung papalitan na IC na may shorted. Ganun lang yon. Kung diode naman, shorted yung diode, palitan mo lang yung diode. Kanya nga lang, hindi basta-basta diode. Maraming klase ng diode. At ituturo ko sa inyo next time yung anong klaseng diode ang adaptable sa mga high frequency at low frequency. Okay. Try lang yung mga kwan, katek or kahuan. Ito na si JRedBit21. Salamat sa iyong panonood sa aking video, kaibigan. At tanong niya kasi, mas okay daw ba si Miltek kaysa Yamato, the inverter welding machine? Brad, para sa akin, mas maganda si Yamato kaysa si Miltek. Kasi Miltek, alam ko na kung ano yung performance niya. Mahina si Miltek. Pasensya na sa gumawa sa Miltek kasi talaga mahina si Miltek. Hindi niya kayang ikat 300 ampere pa yon. Hindi niya kayang ikat. Kahit idiin mo masyado, lakasan mo yung kanyang ampere, hindi niya kayang ikat. Ito naman yung tanong na Michael Corpus. Sabi niya,
Pag nag-weld down siya, aandar, tapos namamatay, then aandar ulit. Hindi lang natin alam kung gaano katagal yung duration ng kanyang pag-andar tsaka yung pagpatay. Kasi sa pagkaalam ko, sa ganon, baka meron siyang sirang MOSFET. Masyado na siyang umiinit. Pagkatapos, namamatay siya. Kasi nasesenso ang kanyang system na umiinit siya. Kaya niya kinakot off. O kaya naman, yung kanyang current sense, may problema sa current sense. Kasi marami na akong na-encounter na mayroong problema sa current sense. Mga bago-bago pa. Ito yung sinasabi ko kanina, ano, kung nasa niya kanyang thermal control. Ito siya. Pag may nakita kayong wire na, ano, papunta dito sa heat sink, yan, ano, yan siya. Ito yung kanyang thermal control. Ito kasi, sinesense niya yung init ng ating mga power MOSFET. Kung mag-overheating siya, papatay niya ngayon yung system. Para hindi sasabog yung apat na MOSFET or dalawang MOSFET. Nangyayari kasi na nag-overheating ito kasi nga yung ating blower dito mahina siya or hindi umiikot ng mabilis. Hindi niya napapalamig ng husto ito. O baka naman pinangkakat natin palagi yung ating welding machine kaya umiinit na masyado. Normal lang yun. Kasi nga, kahit yung Yamato na solid state, yung mga transformer type na malalaki, pag diretso natin ginagamit or pinangkakat natin or pinang-full weld natin yung 200 ampere, umiinit yung transformer niya. Ngayon, mag-activate yung kanyang thermal control. Papatay niya yung system. Ngayon, kung ayaw niya naman na ano, papatay hindi, tanggalin niya yan. Ilayo niyo or iangat niyo lang. Iangat niyo siyang ganun, o. Angat mo lang ng konting ganyan para hindi niya masyado or hindi siya masyadong sensitive. Hindi niya makuha masyadong init. Kanya nga lang sasabog yung apat na MOSFET niya. Masisira din yung ating welding machine. Kaya wag na wag niyong gagawin yung ganon. Mas maganda i-check niyo na lang yung apat na MOSFET niya. Baka may sira na isa or may defect na isa or dalawa. Kaya siya masyadong nagiinit. Baka yung dalawa na lang gumagana. O di naman kaya kapasitor dito, baka naman kinukulang yung kuryente kaya merong namamatay, pinapatay niya yung system. O kaya naman, baka naman yung IC niya or transistor niya may sira kaya namamatay-matay siya. Yan, hanap-hanap lang mga boss ko ano yung problema niya. Karamihan kasi ganun yung kinecheck kong una. Yun ang main na hinahanap ko, yung mga kapasitor, baka naman dry na siya. Electrolytic kasi to, pag dry na yung electrolyte niya, wala na. Tapos yan, mga power MOSFET yung unang ginagawa ko dyan. O kaya itong apat na transistor, tatlo na lang kasi tinanggal ko na isa. Yan, kinahoy ko na isa. Baka naman umiinit yung isa, namamatay-matay, ganon. Kasi pag umiinit siya, nawawala yung kumbaga 100% na capability niya to switch itong mga MOSFET na to. Dapat maintain kumbaga yung temperature niya. Pag umiinit, syempre sunog. Ito naman ang tanong ng isang kaibigan natin na si Edwin Tobera. Yan, yung sa kanya daw, pag ginagamit na daw, sinasaksak niya sa outlet, nagtitrip yung kanilang circuit breaker. Tapos, pag itataas niya yung kanilang breaker, nakailaw na lang yung kanyang welding machine. Or kaya, nakailaw siguro dito. Nakailaw na lang yan, pero hindi na umaandar yung system. Yan, hindi na umaandar. O kaya, nakailaw dun sa switch niya, nakailaw dito sa switch. Tapos nakailaw din naman dito, pero hindi na siya umaandar. Pero pinapatay niya yung breaker. Or either hindi na niya pinapatay yung breaker, kaya nga lang hindi na siya wala nang lumalabas sa kuryente dito sa kanyang dalawang wire. Kalimitan kasi ang nasisira sa ganon. Pag ganon na halos pinatay niya yung breaker mo, nag-trip na yung breaker mo, apat na MOSFET, shorted na yung mga yan. Kaya nag-trip yung breaker mo. O kaya ang sira dyan yung diode. Baka shorted yung diode. Hindi kinaya ng diode yung load na pinatrabaho mo. Masyadong mataas siguro yung ginamit mong welding rod. Pag gumamit ka naman ng 6011 na rod kasi matitigas yung mga yun, hindi niya kaya. Ang gagamitin mo kasi pag 200 ampere lang, mga ordinary special yung maliliit. Pero pag yung 6011, masyado matigas. Pang 350 ampere yun. 350 ampere, medyo hirap pa nga eh. Ayan.
kalimitan nyo nasira. Ito, mga to, ang nasira kagad. Wala nang iba, yun lang. Yung isang kaibigan na, natin na si Alan Panginiban, ang tanong niya, nagpalit na daw siya ng MOSFET, kanya nga lang, di pa daw nasisikundor or pagsaksak pa lang, so shorted naman yung mga MOSFET niya. Siguro yung mga ganito. Yan, ito, ganyan. Sumabog kagad yung MOSFET, pagsaksak, or kaya umandar konti, tapos pumutok kagad. Ayan. Inilagay ng MOSFET, hindi sila naglagay ng heat sealant. Or anong tawag doon? Silicone sealant, hindi sila naglalagay. Basta naglalagay na lang na ano, naglalagay na lang ng insulator, pero hindi naglalagay ng sealant. Kahit sabihin natin na naglagay ng insulator, malabong magta-transfer ng heat sa heat sink. Kasi wala siyang sealant. Ayan. Wala siyang nilalagay na sealant siguro. Dapat pag lalagay tayo ng insulator, may kalakip na kasamang sealant. Para kayo ito paano, 100% kumbaga ng init niya, pupunta dito sa heat sink. Hindi na natin pwedeng hindi lagyan ng insulator. Dapat sealant, insulator, sealant, tapos transistor. Tapos kung minsan, eto, hindi napapansin kung minsan ng technician, kung nagre-repair sila. Kung minsan kasi hindi napapansin ng technician, yung mga yan, oh, yung connector niya. Yan. Kung minsan nagpapalit na lang ng ganyan. Kaya lang pansinin kasi natin yung mga ganito. Dito wala siyang kadugtong, pero sa kabila meron siyang kadugtong. Doon sa kabila, doon. Meron siyang metal doon, or copper na, yan, meron siyang copper na ganito. Ang problema, nahinang natin dito. Kaya lang yung tube na papunta doon sa kabila, hindi nakadugtong. Nahinang nga natin dito sa ibabaw, inuulit ko. Nakahinang dito sa ibabaw, pati doon sa terminal ng transistor. Ang problema, putol kumbaga yung tube niya na nandito sa loob, papunta doon sa kabila. Ngayon, nakadikit lang dito, pero hindi nakadikit doon sa connection doon sa loob. Yan, kung makikita. Ayan siya, oh. Ayan. Meron siya ulit connector dito. Nakadugtong nga sa kabila, pero dito sa ibabaw hindi nakadugtong. Asang-asa tayo nakadugtong, pero hindi. Kung minsan hindi nakikita ng mga technician yung, ayun, oh, yung mga tube na yung connector niya. Yun lang ang tanging nagdadala sa lahat. Ayan. Sabog yung kanyang tube. Focus ka, palaki natin ang todo. Ayan, yung tube niya nandito. Connector papunta sa kabila. Kasi ito, wala nang kadugtong papunta sa ilalim. Wala. Ito, papunta dun sa kabila. Sa kabilang side ng board. Ayan. Ito siya. Wala nang kadugtong. Ibig sabihin, itong connector na to, papunta dun sa kabila dun. Ngayon, ang nakahinang lang dito ay sa ibabaw, tapos yung connector dito papunta sa kabila ay putol na. Ngayon, ang problema doon, umaandar nga siya, kaya lang itong tatlo lang umaandar, pero itong isa hindi na umaandar. Ngayon, iinit yung tatlo. Iinit siya hanggang sa masunog na siya. Kasi yung isa hindi nakikipag-cooperate, kasi nga hindi niya nakita kung minsan na sira na yung tube sa kabila. Iyan. Pansinin din natin yung mga connection. Ganyan, no? Ganyan. Ganito. Nasa kabilang connection niya. Ngayon, pag di natin na-check yan at nahinang lang natin sa ibabaw, pero doon sa ilalim, hindi naidugtong. Lagot na yan. Lagot na yan. Masisira yan. Pati yan. Kuminsan. Di na-check sa kabila. Kasi kuminsan, pag tinatanggal natin yung mga transistor, sumasama yung tube niya. Ayan, sumasama. Ang nagdadala na lang yung mga maliit dito na tube. Yan. Pag okay pa yan, okay lang. Kanya lang, pag sira na rin yan, aasa na lang yung malaking tube dito. Paano kung sumama yung tube na yun sa pagtanggal natin ng pyesa? Wala na. Happy New Year ang mangyari. Maaga-aga ang bagong taon. Yung tanong naman na ating kasama na si Randolph Cabagnot Jr. Ang tanong niya, umaandar daw kaya lang walang output. Malawang brand ang sira dyan, ano, ito. Ang sira doon ay yung apat na transistor. Check mo yung apat na transistor. Tapos, pag nagtanggal ka ng apat na transistor, hindi mo kasi ma-check yung good na transistor hanggat nakakabit siya. Mas maganda talaga, bunutin mo lahat. Tanggalin mo, tapos i-check mo yung transistor. Next time siguro, mag-tutorial tayo kung paano mag-check ng transistor ng napakadali.
kailangan tanggalin talaga yung transistor na yan. Ayan. Tapos pag tinanggal mo, i-check mo yung sinabi ko kanina, na baka naman yung mga kanyang yung connector niya, yung mga tube niya, pag hininang mo, nakadugtong, kaya lang sa kabila, hindi. Doon nagka-problema ko minsan. Check mo yung baka mamaya yung pagtanggal mo, sumama yung kanyang tube. I-check mo rin yung mga ano niya, yung kanyang mga oscillator IC. Eto, mga oscillator IC niya, baka naman may sira dyan o shorted na siyang papatay sa 10% na power supply niya. Check mo rin. Mga diode, ganun, baka mamaya shorted nyo mayon kasi nga sa katagalan mong ginagamit, sisira din yan paminsan-minsan pag may time. Yan, sirang relay kung minsan. Eto. Kung minsan nasisira yan. Yan, kung minsan nasisira din tong relay. Napuputol yung kanyang contact. Naluluto kung minsan. Check mo yan, baka yan naman ang problema. Yan. Pumapasok yung kuryente papunta dun sa 10% umaandar siya. Kanya walang output. Ibig sabihin, yung relay, hindi niya kinargan tong malaking tawag dito, malaking power supply niya. Kaya hindi umaandar itong mga apat na MOSFET. Check mo lang yung mga yun, bossing. Ayan, mga boss. Yung amplifier na pag-usapan natin, next time yun. Yan. Yung gusto ko habol sa mga tanong sa kanilang welding machine, pwede kayo mag-comment dun sa baba nitong video na to. Masasabi ko sa inyo, pag mag-experiment kayo sa welding machine nyo, be sure na meron kayo ibang welding machine. Para kung anong mangyari dun sa welding machine ninyo, maayos man siya o hindi, at least kahit paano, meron kayong magagamit. Ayan. Inuulit ko po, ang welding machine, hindi basta-basta yung kanyang kuryente. Mag-ingat po kayo. Mataas yung kanyang kuryente. 220 nga yung nare-read natin na lumalabas sa outlet natin. Pag pumasok sa welding machine natin, tataas pa yan hanggang 300. Mag-ingat kayo kasi malalakas ang kuryente niya. Lalo kung maraming ganito. Sigurado. Pag nahawakan mo to at nakakabit siya, buhay yung linya, talsik ang mga daliri niyo dyan. Mag-ingat kayo, mag-ingat, mag-ingat. Yung ginawa ko yung vlog kong pinakauna kung paano ko ginawa si Miltech, hindi ko pinagana yung kanyang main power supply. Gumawa ko ng maliit na power supply. Naglagay ako ng capacitor na 330 microfarad to 400 volt. Mali-maliit lang siya. Ganito lang kaliit yung capacitor niya sa main. Kaya kahit mahawak-hawakan ko, kayang-kaya ko yung kuryente niya. Pero pag yung malaking ganito, tapos andahin pang capacitor, lagot kayo niyan. Lagot kayo. Kaya dapat mag-ingat, mag-ingat. Ayan mga boss. Kaya kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo na yung subscribe button na tsaka yung notification bell. Pag-comment ka na rin, mag-like ka na sa video na to. Pagkatapos, comment lang kayo sa baba kung ano yung mga tanong nyo patungkol sa welding machine. Para next time, gagawa tayo ng video niya. Yung tinuturo kasi sa school kung paano mag-test ng transistor. Yan o, yung transistor na ganito. Ayan, yung ginaganon-ganon mo siya, ganon-ganon. Yun ang tinuro nila. Ngayon ituturo ko, just in case, tulak nyo lang ako para gagawa ko ng video nun. Tutulak nyo lang ako. Mag-comment kayo sa baba kung paano mag-test ng transistor na napakadali. Kung paano natin siya malaman na lalaki or babae, patungkol lang sa kanyang number or pangalan niya. Malalaman mo na kung lalaki siya or babae. NPN or PNP. Tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-test na hindi siya ginaganon. Paano kung isang libre yung tetest, ba't igaganon-ganon mo pa siya? Kamote ang aabutin mo doon. Malaki na yung kamote, hindi mo patapos. Ituturo ko sa inyo paano mag-test. Ayan, napakadali lang. Napakadali. Hanggang doon na lang muna. Kita-kita na lang tayo ulit sa susunod na vlog ko. So, na tutorial. So, ulit-ulit mga boss. Paalam.